Entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Anong klaseng judge ka? Wala kang binatbat na judge. Pwede hindi ko dito na tinutukan yung tao. Mario Sip naman. Pumunta po sila ng istasyon, ng pulis. Tapos sir, idinidemanda po kami. Eh dapat naman, inlakad. Tinumpok ninyo ng baril eh. Hindi po yan totoo sir. Eh, tinakot mo. Ay, hindi ko po yan magagawa sir. Marami po kaming testigo po sir na hindi ko po yan yung sir. Kagaguhan ninyo kayo ha. Imbisigahan namin yan. Ikaw ba'y biktima ng katiwalian o na mapagsamantala sa lipunan? Tinig mo ba'y ipinakikinggan ng kinauukulan? Di kailangang manahimik. Isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo kay Tulfo. Katulong mo sa paghahanap ng aksyon sa mga suliraning hinahanapan ng solusyon. Sasamahan ka sa laban ni Mon Tulfo araw-araw sa Radyo Pilipinas. CZRB 738 AM. Good morning world! Magandang umaga sa ating lahat. Isumbong mo kay Tulfo na po. Araw ng Martes, uy, ikalahating buwan na ho tayo ngayon ng buwan na Oktubre, October 15. Samahan nyo kami dito sa ating programa. Isang oras po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Mamaya po, bibigyan natin ang sumbong ng isang ginang at tungkol ho dito sa kanyang inire-refund. Abay, nasilaw daw ho siya sa magandang kwento. Sabi, malaki daw ang kita sa isang transport service. Pero hindi po ito na-achieve. Hay, desmayado po ang ginang na ito. Kaya ang gusto ho niya, mag-back out na. I-refund na ho yung kanyang investment dito ho sa kumpanya. Mamaya alamin ho natin bakit kinailangan po magsumbong sa ating himpilan itong ginang na ito at syempre ang resulta po ng aksyon na ginawa ng ating palatuntunan, ang tabayanan. At ito naman ang nursing graduate na nag-uumiyak dahil pinahihirapan daw ng PRC o yung Professional Regulations Commission dyan daw ho sa may Cebu. Eh malapit na po ang taklang araw ng kanyang examination para sa kanyang board exam. Eh pinapabalik-balik o pinaikot-ikot lang daw siya ng PRC doon sa kanyang isinasubmit ng mga requirements. Sige nga, bakit kaya? Ano pa kaya ang kulang? Ano ba ang problema pa ng PRC dito sa kanyang mga dokumento? Mamaya po alamin ho natin ang kabuuan ng sumbong na itong ating kababayan at ang siyempre ang aksyon na ginawa rin ng ating programa. At ito na, yung tungkol naman ho, reklamo ng isang PWD at senior citizen laban sa driver ho ng Grab. Makaka-relate ho kayo dito. Mamaya bantayan nyo ito ha. Baka kayo po'y nasakay na, nabook nyo na itong mamang driver na ito. Yun. Tabayanan kung ano-ano ho itong rude attitude rude na rude. Tinutukoy dito. Ano-ano pa. At syempre, anong ginawa aksyon ng ating palatuntunan? Ano kaya ang naging sagot dito ng Grab Car Company? Sige. At syempre, mamaya ho maraming mga ganap dito sa bansa. Pag-usapan din natin ho. May mga opinion pa rin. Hanggang ngayon, mainit pa rin yung tuksa sa pag-leave, pag-resign ba? Diba? Sabihin ni General, tigilan niyo na ako. Masarap pa rin daw pag-usapan yan eh. Kasi na ang confused daw yung ating mga kababayan. Leave ba, resign, o ano, chinugi? Ano ba talaga, kuya? Sabi? Kahapon yan yung sinabi ko eh. Yes. May nagsasabi, resign. Uh-huh. Pero partner, mamaya pa, sabihin natin kung ano talaga. Yes. At samantala, may ganap po dyan sa TAF. Dyan sa Paura. Oh. May ganap po dyan, dalawang grupo. Pro Marcos at Pro Lenny. Yan, may issue ho. Siyempre pa rin. Doon pa rin ho sa BP, Vice President. Ngayon ba? Is it 15 today? Yes. Ngayon yata. Ngayon. So, inaabangan ho nila. Ano bang ilalabas ng Korte Suprema? May papaliwanag ko. No, sige nga. Hindi ko maintindihan na yun na ba ang desisyon dyan. Ngayon naman malalaman sino talaga ang VP natin. Sige. Ang lahat na ito ibibigay po namin sa inyo sa pagbabalik ng
isumbong mo kay Tulfo. Oras na po natin, alas 9:13. Oras na ito ay hatid sa inyo ng Coco Life. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals, equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top-caliber physicians, trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare, we're big on health. Coco Life, we're big on life. Sidio Kangi Norte, may bango at sarap ng gisadong corned beef. Kaya pamilya ay laging ganado. 24 pesos at 95 centavos lang ang suggested retail price. Sidio Carne Norte ba yan? Titigil ang mundo sa Sidio Carne Norte. May bango at sarap ng gisadong corned beef. Kaya pamilya ay laging ganado. Mami, kanin pa? Sidio Carne Norte, may sarap gisado para laging ganado. Mahirap makatulog ng mahimbing kung marami kang iniisip, lalo na yung seguridad ng inyong account sa bangko. Di ba nga, naglipa na ang mga nanloloko sa ating mga kababayan ngayon? Paano nga ba mapapangalagaan ang ating bank account? Isang paraan dito ay yung sistema ngayon ng ilang bangko na tinatawag na Lock Unlock. Sa pamamagitan ng Lock Unlock, maaari nating isarado ang access sa ating ATM debit card habang hindi ito ginagamit. Halimbawa, natutulog tayo sa gabi. Habang naka-unlock ang ating account, hindi magagamit ni naman ang ating ATM debit card sa mga unauthorized transaction sa anumang mga ATM, sa point of sale terminal, at sa online purchases. At para sa karagdagang kaalaman o impormasyon sa lock-unlock na ito, magtanong na agad sa mga bangko ninyo. Siya kabuasan sa aking mga kababayan dyan sa Pangasinan at La Union. Good morning! Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Patrick Tulfo. Pansamantala pa rin humalili kay Kuya Mon Tulfo, Kuya ng Bayan. Yes, isumbong mo kay Tulfo na. Masantos siya kabuasan. Yeah, kabuasan. Yeah. Yeah. Naimbag ng Aldao kada kayo amin. Sa Ilocano naman. Sa Ilocano. Naimbag. Ilocos naman. Mayong buntag naman. Sa Cebuano. Yes. Mayong buntag sa inyong tanan. At buenos dias! And good morning sa probinsya namin. Pinapakitaan mo kami, partner. Wala, na-miss ko lang. Parang ang sarap-sarap ba bumate ng iba't ibang lengguahe. True. Diba? Para hindi makalimutan. True. Partner, pisalami. Yung aking lolo, si Ricardo Ipagsibigan, partner, ay pumanaw na sa mga kamag-anak ko, partner. Yung kanyang labi ay nandyan sa may Loyola Memorial Chapel and Crematorium, Sucat, sa second floor chapel S, Manresa. Hanggang mamaya na lang, partner, yung mamaya pupunta nga ako yung daddy lamay. Daddy ni Tita Hilda? Actually, kapatid nung daddy. Closely knit family sila, mga pagsibigan. So, mamaya, tapos bukas na, partner, yung kanyang interment. Yeah, okay. Condolence po sa pamilya. Salamat, partner. Okay, partner. Alright, sabi ko nga, partner, bilis ng panahon talaga. Kalahating buwan na ang Oktubre. Siya nga pala, bakit kapag napasiko pag ganito ang panahon, bakit parang kumikinang kay lahat? Alam mo, meron kayo a 15. Alam ko na, payday. Payday Tuesday. At iba itsura ng tao pag a-kinset katapos. Yung mga sumusweldo po, may cut-off ngayong a-kinset at katapusan. Ay, paldo. Paldo sila paldo ngayon. Maraming laman ng mga wallet. Mga wallet nala. Huwag uubos-ubos biyaya, ha? Oo. I-submit na agad kay misis. Magtabi na kayo ng pangbili nyo ngayon pa lang ng regalo. Tabi-tabi na kayo ng konti. At saka ingreso na kay misis, ha, partner? Paano lang naman ang pera ko? Nasa asawa ko. It doesn't apply to me. Boya Rolly, ha? I-submit na agad. I-ingreso na. Ayan. Mga nandyan. Kasama siyempre ang ano, payroll slip. Ang tawag doon? Payroll nga. Payroll slip. Slip na. Para nakakita magkano talaga sinweldo mo. Iba kasi tinatago yung payroll. Ay, pakita talaga kung magkano.
Eh, wala. Walang binigay sa amin eh. Yung aming accountant. Sabi mo, demanda natin. Ipatulbo natin ah. Hindi nagbibigay ng kasi payroll statement. Kasi hindi sinasabi totoong sweldo niya. Yung pala binibigay namin. Kaya lang. Ewan ko, sundadar na asawa niyong payroll slip niya. Teka nga pala, maganda ugaliin niyo po humingi ng ano talaga, yung payroll slip nga. Kasi makikita niyo po doon ano yung makinalta sa inyo. Yes. Mga kontribusyon na mamonitor mo eh. Tama. Di ba, hindi ka magugulat na hindi ka pala hinulugan ng SSS? Sa kapag na, ebidensya yan. Ebidensya ba? Kapag nalaman mo na hindi naguhulog, pakakita mo, ito kinakaltasan ako, Ma'am Alin. Oh. Oo, may sharing po kasi si Ma'am employer at si employee. Di ba yun? Mayo makakaltas po sa sweldo niyo yung share ho. Tama. Na katibayan na kayo binayaran ng SSS, pag-ibig, yes. PhilHealth. Tama. Ano pa? Yung may mga insurance, may mga health card. Ay, yung usually partner, yung kasing binanggit mo parang prerogative ng kumpanya yan, di ba? Pero yung major na under the law, pag-ibig, SSS, PhilHealth. O kaya may utang ka, natural kakaltasan ka. May loan, may cash advance. Of course. May pa-uniform pa. Di ba may mga ganun? May ka-uniform, may uniform pa. Iba kinakalta sa sweldo. Oh, sa mga banko usually. Banko, no? Oh, they have. Ayan. Maganda naman yung uniforme nung, I mean, you don't mind, maganda yung uniforme ng mga tao sa banko eh. Oh. Ano yung pagbabae, di ba? Correct. Mm. Ayan. So, good luck po sa may mga sweldo mamaya after work. Ganda sweldo, no? Oo. Tuesday pa na. Tuesday. Mm. Ako wala pa eh. Kami wala pa. Wala pa ba? We'll see mamaya. Bago magsara. Nakikinig ba si Kuya Mon? On time tayo na ngayon. Ako, it doesn't apply to me. Kasi ikaw ang nagpapasweldo. Sa sarili ko. Sa sarili mo. Paano, depende sa collection. Kaya masipag tayo. Mga negosyante rin, di ba? True. Kahit paano, eh, may kita rin sila ngayon. Of course. Ngayon ang bayaran ng mga, yung mga utang, di ba? Yung mga nagde-deliver. Yung mga negosyante kasi. Tama. Ngayon makakukolekta sila. Tama. Ganun sila makakasin. Paano, hindi mo naranasan yung mga nati-issued ko istorya na yan eh. Mm. Yung kapag mangungutang, sinasanla yung ano. Yung ATM? Oo. Palain mo dati ang sinasanla alahas. Alahas. ATM. Relo. Cellphone. Ngayon pati ATM pwede. Tinanong ko yun eh. Ang kilala ko na gaganon. Sabi ko, ba't ginagawa yan? Ano yan, paig naman sila, boss eh, ang purpose para sa sweldo, ba, nangutang ng 5,000. Payroll ATM. Para makukuha namin yung bayad sa amin. Mm. Paig naman daw sila. Yes. Hindi naman as if, boss, kinuha namin ang persahan yung ATM. Oh. Ah, ganun ba? Eh, kasi patakaran siya, kasi yun. Oh, sabi ko, pwede pala isang ATM. Kasi may mga marami pa rin kumpanya talaga na yung sa ATM bumabagsak yung sweldo, no? Karamihan. Karamihan. Yeah. Like iba yung cash na envelope. Yung panahon ni Kuya Mon, ganun. ATM? Hindi. Ay, naka-envelope. Ka-envelope. Oo. Naka-envelope. Pipila ka sa ano? Sa cashier. Accounting. Ayan. Yun. Ibilangin mo. Yung kulay brown yung envelope? Yes. Inabot ako kasi. Yung maliit. Inabot ako when I was with TV5. Bago ako naging yung ATM. Yung mga first, kasi mga first 3 months ko, ayan, ang sweldo ko naka, ayun, kung magkano yung, pati yung kaltas, kung pag-late ka. Yes. Oo, oh, may mga multa-multa yan. Multa yan. Ayan, ayan. Fine. Anyway, sige. At sabi ko nga po, may ganap. Ano, partner. Yeah. Doon mo tayo sa may ganap dyan, sa may tough. Sige. Oh. Palagi na lang may aktibidades dyan eh. Palagi, isa na lang siguro yung tapat ng Supreme Court, no? Busy-busy po ngayon ang kali. Iwasan nyo kung kaya iwasan ang Padre Faura tough. Yes. No? Nariyan ho kasi ang Korte Suprema, Supreme Court, DOJ, di ba? Nandiyan yung dyan. Malaking tanggapan. Dyan. Court of Appeals, so may kabila, pagliko. Kabilang side. Oh, sa likod. Eh, meron nung dalawang grupo ho dyan, yung pro Marcos at pro Robredo. Pro BBM, pro Lenny yes. Robredo. Yes. Oh. Kasi daw po ngayon may ilalabas ang Supreme Court. Batuhan. Ano bang ilalabas, partner? Okay, partner. This is the decision unbank nung korte. Kung nakita lang na kung merong basihan talaga na ituloy yung recount. It is not yet the decision Akala ko rin, that will announce sino talaga ang vice president natin. That will declare that Marcos was the winner. Akala ko ganun. Hmm. Ano pala ito, partner? Itutuloy pa lang. That nakita ng mga court justices na there's enough evidence to continue with the protest. At saka yung parang may mga tinutukoy yata silang lugar kung saan sila mag-recount. Yes, kasi sinasabi niyo, yung
Yung sinampang protesta kasi ni BBM, mm-mm, kiniklaim niya na merong mga lugar na nagkaroon ng dayaan, ganito, ganon, ganon. Yes. So yun yung inaalam. Yun lang. Kung totoo yun talaga. Ayan. So yun ang inaabangan natin. Yun. Kaya nga si Attorney Macalintal, yung abogado ni VP Robredo, kiniklaim na pinapaliwagin niya, hindi pa maupo si ano in the event that makita nga ng Korte Suprema na merong partner yung Wawa o merong sapat na ebidensya, saka pa lang matutuloy yung recount. Akala ko noon pa nag-recount na, hindi pa pala. Hindi pa pala. Eh pare, baka matapos na yung term hindi pa pala. Ano naman nakakataka doon? Marami akong partner na alam. Lumabas yung resulta. Nagprotesta sa Commonwealth. Di ba? May kilala nga ako. May mga cases one day before election. Ay, grabe. Saka, saka diniklarang panalo yung nagprotesta. Oo. Tapos nanalo yung nagprotesta partner. Bakit ganun katagal? Dapat nga, hindi ko malaman. Ba't kinakailangan na matagal yung mga recount na ganyan? Yes. Diba? Dapat noon pa, kung pakaramdam nila may dayaan doon, sige, ulitin ulit. Pakintindi ko kasi partner, parang ito kasing parte na ito, hindi na makinarya. Mano-mano? Parang minamano-mano na nila. Di hanapin ulit yung mga balota natin. Eh, naka-reserve naman yan, naka-reserve partner. Okay. Kasi, alam niyo po, mga balota natin ng election, parang tinatago ng Comelec yan for ilang taon. Kasi nga, baka magkaroon ng aberya. Baka magkaroon ng aberya. So, yan. Tinitignan nila ngayon. Eh, medyo magulo yung partner kasi sasakit ang mata mo. Hmm. Ginagawa natin, binibilugan lang. Minamarkahan mo yung bilog. Bilog? Hindi ka to dati. Parang exam. Sinichikan. Ay nako, good luck po. So nagbabangayan daw ho ang dalawang grupo dyan. Hmm. Huwag naman ho sanang idaan sa init ng ulo ha. Eh ano lang ho talaga, ano mo sabi? Sports lang. Tama. Ayan. Ang antayin pero mo natin. Pero partner, very interesting yan. Mm-mm. Eh kapag nalaman, nilabas ng korte mamaya na talagang merong ang nakitang dayaan, merong sapat na ebidensya na sinasabi nitong BBM na meron niya partner, that means partner ay talaga palang even up to this time na ginagamit natin itong electronic balloting, di ba? Computerized. Mm-mm. Madadaya pa pala. Yun. Kala diba? Nga natin, kaya tayo nag-high-tech. Oh, kaya nag-high-tech tayo. So, eh, pwede pa rin palang dayain yon. Anyway, sige, antabayanan ho natin ha, within the day, kung ano ho magiging resulta, ano magiging ilalabas ho ng Supreme Court. Partner, para matuwa naman na itong si, ito kanina pa to, birthday daw kasi niya. Ay, happy from birthday! From Taiwan, 45th birthday daw niya, si TJ Huanzo. So, ay, happy doon sa birthday. Taiwan niya mag-birthday. So, happy birthday sa'yo, so, TJ. So, babaha dyan ng milk tea. Mabuhay ka. Pa-milk tea ka naman, TJ. Padala mo dito sa Pinas. Yun ang product ng Taiwan, no? Oo, right now, yun ang pinagmamalaki nila. Nag-ano na, nag-click na sa atin. Yes, so, sa siguro atin. Mga bata, yan, mga yun, mga addict yan eh. Masarap sa milk tea. Oh. Eh, tinan mo naman, mga bilog na bilog. Wala akong sinabi, kung nagsabi. Ayan, magandang morning! Ayan, dyan ka pala daw, Sir Patrick. Binanatan ako, partner. Ileyan. Ileyan. Kala ko late ka kasi. Banatan. Banatan sa ere. Ay, partner. Good morning! Ayan, kay Ning Girl Baho, kay Flory Manuel, kay Jonah Latao. Si Eden Kino from Japan yan, partner. Yeah, thank you very much for tuning in. Oh, si Eden, kamusta kayo diyan sa Japan? Ayos yeah. na ba? May nakita ba 'yung kanilang bullet train na lubog din sa baha? Oh, grabe, no? Grabe. So, sobrang lockdown, dami ng ulan na binagsak ng bagyo na. Grabe. I remembered si ano? Si similar siya kay 'yung tumama sa atin sa Manila. Ondoy? Ondoy, yes. Parang Ondoy, no? Si Ondoy kasi nang tahimik eh. Bigla lang lumitaw yung maraming tubig. Yung tubig. Baka, hindi siya yung super typhoon na malakas yung hangin. Hindi siya iskandalo. Andala. Actually, naging issue nga yan eh. Nakakagulat. Tinanong ang PAGASA, can you not predict kung gaano karaming dalang ulan nung ano? Yes. Ang sabi ni PAGASA, ang problema kasi nasa dagat yan. Sa kapag landing pa lang sa lupa, saka na yung malalaman kung marami siya dalang tubig. Yes. Oo, yan. Anyway, sige, ingat po kayo dyan sa Japan. At ito pa, yung pag-BBTO nga daw, ito pa rin mainit pa rin pinag-uusapan, yung pag-BBTO o pag-leave, ano nga ba? Ni General Albayalde sa kanyang pwesto bilang Police GPNP. Director General. All right. Ay, hindi pa rin daw ligtas sa kaso, partner. Yan, nilinaw ng, ng DILG. Ligtas na. It was DILG who tapos na, tinapos na niya, hindi pa pala.
Okay. Hmm. Partner, ang ginawa daw ni Director General, ni PNP Director General Albayalde, terminal leave. Yes. So that means police pa rin siya. Yeah. Until such time, abutin siya nung kanyang retirement age. Pero hindi na siya mag-duty. November 8. When you say terminal leave pala, wala ka nang gagawin. Wala na. Antayin na lamang nga yung November 8 talaga. Oo. Na kanyang pag-retire. Ayan. At ang nabasa ko, partner, it was President Duterte himself who suggested kay PNP chief na mag-terminal leave ka na. Ah, ganun ba? Akala ko yung pamilya niya kasi may sinabi. Kasama na, din. Apektado yung pamilya niya. Kasama din. Niya, sabi ni spokes panelo, tingin nga daw niya it's a combination of everything. Mm. Diba? Pero may nabasa nga ako na it was galing kay DLG Secretary Anyo who said that sinasuggest nga raw ni Pangulo kay General Albayalde muna terminal leave kasi parang nga gentleman's decision ba yes, to protect yung sinasabi ko partner to protect the institution. Correct. Di ba? Kasi nga iskandalo yan eh. Yes. So you need to protect the institution hindi yung tao partner. Oo. Di ba? Okay, yung mismong reputation ng PNP na kasalalay diyan eh. Yes, kaya lang itong si ating spokesperson panelo ay naawa daw siya ngayon dito kaya General Albayalde dahil nga sa pinagdaraanan. Eh, ganun. Ito nga ito, mga iskandalo na ito. Pagsubok lang. Sabi pero niya. Partner, ha, sinabi ni Senator Gordon, yung mga testimonya laban kay Albayalde, for example, yung testimonya ni Magalong, lumalabas parang hearsay. Wala naman silang na-prove na itong si Albayalde nga is directly involved. Is doon sa Ninja Cups. Sa Ninja Cups na yun. Oo. So parang mas ano doon sa parang pinoprotektahan yung mga tao niya dati. Parang ganun. Mas klaro yung kaysa doon. Pero yung inut na naman ni General Lacadin na di nga doon niya malaman kung talagang nagbibiro ba. Baka naman di naman mabiro itong sabi si General Lacadin. Sabi daw ni General Lacadin. Sabi ro, I don't know if he's joking or not. Sabi niya kasi, Sir, konti lang naman napunta sa akin dyan. Ayan ako. Anyway, good luck po at dun ho sa OIC, sa Official in Charge. Si Gamboa. General Gamboa, good luck din ho. Who happens to be one of the candidates. Number two man yan eh, no? Number two siya. At tutuloy lang daw niya kung ano yung mga nasimulan. Diba si ni General Albayalde? Si Wayne Hidalgo, diba ano yan? Parang reporter ba yan? Yes, nang dating... Diba? Oh, dati ABS-CBN, ngayon nandito na yata. Nandito na ba? Aba, alright. Sir Patrick, birthday. Pakibati, happy birthday. My wife, Weng Hidalgo. From San Francisco, si Hidalgo Richard. Si Richard nasa US. Oo, tama ba si Weng Hidalgo ba? Baka yung mga ibang buong Hidalgo. Yeah, tama siya yan. Nakita ko nung nakaraan yan dito eh. Happy birthday. Ayan. Happy birthday. Ayan, papapansit din yan mamaya. Patay ka ngayon, Weng. Alam namin birthday mo. Feeling close. So, nandito ba? Andiyan lang yan sa kabilang building. Handing na. Yeah, magpapapansip, magpapakanton. Sugod tayo sa grupo. Baka may palitsyon pa. Oh, papakain ka naman. Happy pakanton birthday. Ka naman. Ayan, partner. Alright, good morning doon sa aking kamag-anak, Uncle Junior. Ang gamot mo, inumin mo na, huwag kalimutan. Narinig ko nga, tatawa nga ako sa partner, you were reminding me. Yeah, lagi sa pinapaan, baka makalimutan niya kasi. Ito nakakatawa sa sinabi mo, yung mga anak. Mga anak, kung men. Hindi pinapayan, parang isumbong sa'yo. Oo, sumbong sa akin ha, baka pinababayaan ka. At ayan. Sa akin, Uncle. Ang galing nitong partner. Meron tayong bagong batas ngayon. Ang nga, sabi mo eh. Diba? Sana mapasa. Totoo lang. Uh-oh. I'm hoping that yung batas na yan, yung mga nag-aabandon na ng mga magulang. Magulang. Sana maging batas yan para matuto kayo na alagaan yung magulang nyo. Yes. Thank you, Yehey, for preparing my medicine, si Yehey. Siya yung laging taga-prepare ko ng gamot. Thank you. Alam na yung responsibilidad niya. Batang-batang nurse. Ano pala? Train mo siya. Alright, sige mga kaibigan. Mamaya magbabalik ko kami. Break ko muna. Sige. At sa aming pagbabalik, tampok na ang reklamo laban sa Grab driver, reklamo sa PRC Cebu, at tungkol na reklamo sa refund sa transport service company. Partner, allow me, bago mag-break, morning, Boss Egay Quesada, Boss Bam Olivares, Ma'am Mama Ritsiang, JC Tan, at Sir Arlan Reyes, at Ma'am Tini Arevalo Toyota. Thank you very much for tuning in. Good morning to all of you, partner. Yes, babalik kami makalipas ang ilang patalastas, 9:32 na po. Oras na ito ay hatid sa inyo ng Coco Life. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health.
Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top-caliber physicians trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare. We're big on health. Coco Life. We're big on life. San Miguel Oktoberfest na walang katulad na sama-sama. Dito tayo makikita kita Oktoberfest na. San Miguel Oktoberfest na. Drink responsibly. Welcome back to Road Warrior, everybody. This is the final round, and it's even more exciting because it allows the other team to steal and double their score if their answer is correct. Let's check with our contestants. Ready, Freddy? Ready na po. Michelle? Yes. Ang tanong. Kailan ang tamang paggamit ng hazard light sa sasakyan? Freddy! Kapag paparada sandali para magwiwi? Mali. Michelle! Kapag malakas ang ulan? No. Baka palang fog? Sorry, Freddy. Pag waiting ka sa girlfriend mo? Seryoso ka? Na nagwiwiwi? Patay. Tawa ka dyan. Ikaw ba alam mo? Baka naman kailangan revisin mo yung leksyon natin sa driving. Absent ka ba nun? Kinagamit lang ang hazard lights kung legit na magiging sagabal ka sa daan. Katulad ng nagpapalit ka ng gulong or nasira ang sasakyan mo. Kaya nga hazard lights ang tawag eh. Hindi nyo alam to. Sobrang driving school kayo na. Go, Michelle! When you counterflow. Hindi. Kasi late ka na. No. Nababanyo ka. No. Alamin kung ano ba talaga ang tamang pag-uugali sa kasada nang hindi ka maging hazard. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas 1. Dengue get out! Makiisa at makibahagi sa sabayang 4 o'clock habit laban sa dengue na inilunsad ng Department of Health. Sabay-sabay tayo man search and destroy tuwing alas 4 ng hapon para then get out. And I would like to urge the public to follow suit. That's what we have done. Wala po tayong gamot. Wala tayong bakuna. So talagang ito lang ang tungtanging pamamaraan sa ngayon na pwede natin gawin para maiwasan ang pagkalat ng dengue. Maging ligtas sa panahon ng dengue, isang mahalagang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Dengue get out! Dengue get out! Mga lingkod bayan na pinagkakatiwalaan. Nadiskubring may illegal na pinagkakakitaan. Hindi lang mag-iiswaya ka sapagat ang mga pulis ay pinapagtanggol ng ating mga maamayan. War on Drugs ng Pangulo. Nayayani dahil mga ninja cops hindi naliligaling. Ang nag-recycle kasi ng Shabu, ito yung mga pulis na nagsasagawa ng operasyon na pag nakuha yung drug, instead na isumiti lahat, alas nila nire-recycle. Kapanatagan sa kaligtasan ng bawat mamamaya, paano na masisiguro kung mismong mga pulis ay sangkot sa mga gawaing ganito? Dapat pagkaganyan, mabilis sa action ng gobyerno at talaga hanggang na lahat sa mga yan kung talaga ganyan ang ginagawa. At mismo yung sistema natin yung PNP, dapat nagagamot yan. Para sa balitang mapagkakatiwalaan at serbisyong palaging totoo, para sa bayan, Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan, alamin sa mas pinaganda, mas pinalaw, mas pinakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Alright, partner, and we're back. At by the way, happy birthday. Belated happy birthday, 82nd birthday kay Nemelita El Bumatayo. Ano yan, mother mo? Hoy, 82. Magpapapansit din. Papapansit ka kay Mami Nemelita El Bumatayo from Kuya Rolly. Anyway, partner, may paalala tayo sa mga tao, no? Okay. Itong isang inanong mo, pinagtatawan ng kuto eh. Kasi wala nang antena ngayon. Pero bababala pa rin, okay? Isang paalala sa inyo, no? Alam nyo bang bawal na magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Obvious ba? Lubang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tori ng kuryente ay pinagbabawal din.
May kakulang parusa ang paglabag nito kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon ang tagal partner at may multa din na hindi bababa sa halagang 50,000 pesos. Pakipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. At partner, ito pa. Kaalaman para sa mga nakikinig sa atin, no? Alam nyo ba na 4.26% lang ang buwan ng bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente, yung linya. Yes. Okay? Mula nang may suprabado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges, sa bawat pisong binabayad nyo ay 0.03 centavos lang ang napupunta sa NGCP upang panatiling maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababa ang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmission ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Alright, may paglilinaw po muli ang BDO Unibank. Ayan pala. Nais lamang po nila ipaalam na ang ginagamit daw pong advertising materials ng Broaderpreneur Corporation sa kanilang social media accounts ay hindi po galing sa bangko, hindi galing sa kanila at hindi daw po to otorizado. Muli po, paglilinaw, mula yan sa BDO Unibank. Ay, ang kapal naman kasi ng Broaderpreneur nila. Ay, gumawa ng sarili niyang ads. Oh. Kapong partner, naalala ko lang. Hindi ba nabasa yung nagba-viral na naman sa social media? Ano yan? Eh si Jim Paredes kasi binanatan na naman si Pangulo. Aha. Natural, bumalik na naman yung... Yung video, yung viral? Yung video, yung viral. Nag-viral ulit? Eh, nag-iusapan na naman siya kasi nga nakalimutan na natin yung kanyang controversial na video, yes. Yung bastos na video niya, partner, na para siyang lumalabas-labas pa yung dila niya. Naalala na naman ang tao. Naalala ko yung madla. Imbis na tapos na tayo doon. Eh, kasi wala naman siya karapatang banata ng Pangulo ngayon kasi nga he has lost all his credibility. No. Yung lumabas yung kanyang... cute na video. SS video. Cute na video. Cute na video. Nakita mo ba? Oo. Kuya Maria pa nag-share sa akin noon. Oh yeah. Bawal yun. Sus Mar Joseph. Pinag-yos. Ayan. Pamada. Grabe ko lang. Viral din yung painting naman. Oh. Richard Gomez. Di ba? Viral din daw yung painting na yan na ano ng lalaki at saka ano ng babae. Ang dami-dami naman. At binebenta, maha, makapag-drawing nga din noon. Bakit naman kasi ito naman, hindi ang pinapakilaman ko si Mayor Richard Gomez. Oh, mayor yan eh. Mayor nga pala, Mayor. Pagkadami-dami naman ang pwede mong ipinta. Bakit yung ari ng babae, yun? Ari ng lalaki? Oo. Ano ibig sabihin pagka ganun? Pervert? Ikaw talaga. Oh, nakita mo yung painting? Hindi ko alam kung kagaya. 150,000 daw. Yes, yung sa ari ng lalaki. Ay, kanya daw yun, yung ba yung kanya? Ari niya? Sabi niya? Saan niya yung kinopia? Kulay dilaw eh. Kulay dilaw? Parang banana. Tapos yung sa pambabae naman. Ay, yung for sale ba yon? Yung pambabae? Ah, oh, hindi pa nabibenta. For sale 16 din. Daw. Ah, 16 yung kanyang artwork na puro body parts? Ay. Oh. Sold out lahat? Oh my goodness. Artist pala, no? Itong si Mayor. Ah, ayaw ko. May tinatagong talento. Sabagay, opinion ko lang to. Opinion namin, ha? Sinasabi ko lang, if sana man lang, kasi may mga ma-open, eh. Ah. Diba? Eh, ewan ko lang. Partner, may marami nang pwedeng i-drawing. Tinatagong talento eh. Tago na lang daw, sabi. Diba? Boss Vin Soko of Toyota. Good morning, GT. Partner, GT Capital. Si Boss Vin Soko, partner. Sinasabi ko lang na ang dami mo pwede ka mag-drawing ng bulaklak. Bulaklak, puno, paru-paro, dagat. Dagat, bundok. Oo, tao. Kabukiran. O, diba? Ba't yun na ka na i-drawing mo yung... Kakaiba yung partner. Mo, yung ari na lalaki sa kababae. Iba nga na sa isip ko ngayon eh. Ano ba yan? Bibili ka ng dalawang yung painting nung ari ng lalaki sa kanong babae. Pagtatabihin mo, partner. I-display mo sa sala o sa kwarto mo, sa bedroom. Yan. Magkatabi. Magkatapat. Bastos ka, partner. Whatever, sabi nga. Oo, Mayor. Sige, good luck sa'yo. Boss Jeric Sevilla of Manila Water, good morning. Ay, good morning. Sa ayan, partner. Dami nating mga bigatin ng mga listeners natin. Thank you very much. Magandang morning po. The viewers, actually. Okay, dito tayo sa unang sumbong natin. Reklamo laban sa Grab driver. Ayan. Unahin natin si Grab. Ayan.
dumulog o sumulat sa ating himpilan ang isang senior citizen partner at may kasama siyang PWD. Si Lola Lana Gatbonton. Ang pasahero, kasama daw niya yung kanyang si Lola Lana, ito yata yung PWD. Tapos may kasama siyang senior citizen naman. Okay. O, sumakay sila o nagpabook muna. Di ba sa sasakay, magpapabook ka muna. O, di ba? Nagbook sila ng Grab. Galing daw sila ng Makati Shangri-La Plaza. Magpapahatid sila sa UP Diliman. Sa health service. Shangri-La, parang, malapit lang yan. Yes, Shangri-La Plaza. Tapos papahatid sa UP Diliman Campus, dun sa health service. Yung sa dating infirmary, may hospital dyan eh. May yes, yes, dyan, eh. Yes. Papahatid sila kasi may check-up si Lola Lana, si Daring Lana. At yun nga, 8:24 daw ng umaga na sila'y sumakay noong October 9. Na book nila yung Grab na ang driver ay si Rajed Vertudazo. Ang plate number po ng Grab ay NBU 7352. Ayan. Alright? Okay. Kung ano ang nangyari habang sila ay nagbibiyahe na diyan sa kahabaan ng traffic pa. Sige, pakinggan natin ang kwento po ni Lola Lana. Book po kami ang mga 8:24 po yun. Ano na siya, nag-park na siya doon sa Petron Gasoline Station. Nagtanong siya, may pangkaskas ka? Hindi ko naman intindihan kung ano ibig sabihin yung kaskas. Tapos nung sabi ko wala, so umalis kami doon, kumanan kami sa may kalayaan app. May nakitang total station. Tapos doon, nagpaano siya, sabi yung papakalga ko, 1,000. Tapos nung kinuha ng payment, binigay niya yung card niya. Tumagal kami ng 10 to 15 minutes kasi hindi rin namin alam. Nung sabi ng brother-in-law, may inaantay ba tayo? Yung card ko, yun ang sagot ni driver. Kasi may appointment kami sa doktor ng 9, baka mahuli kami. Tapos sumagot ng kasarkastik ng driver. Ang sagot niya, kahit may appointment kayo, kung wala tayong gas, hindi rin kayo apo. May inaantay. Tumagal ng 15 minutes sa gas station, partner. Yung grab yung kotse. Habang sakay na sila. Kasi parang ano yung kaskas? Hindi ko maintindihan. Ayun nga yun eh. Kinakaskas dun sa points yata eh. Siguro yun. May mga points na iniipon. Tatanong kung may pangkaskas, wala ba siyang barya? Iba nga nasa isip ko, sabi mo kaskas eh. Ako baka may card na kailangan ikaskas. Siguro nag-iipon ng points. Hindi, baka yung ano yun, yung sa PCSO. Diba yung kaskas? Oo, nagtagal ho sila ng 15 minutes. May appointment nga ng 9 o'clock itong dalawang pasahero. Tagal nun ha, 15 minutes ha? Oo. Nga lang 5 minutes, nakakainip na eh. Yes. Ano ba, mababagal bang kumilos yung mga gasoline boy dyan? Oo. Matagal. Tama. Ayun, so ang sabi daw, hindi naman tayo aandar. Kahit nagmamadali kayo, may appointment kayo. Kung wala tayong gas, hindi tayo andar. Yes. Yun daw ang sagot, pa-sarcastic. Ang sabi daw ng Rajed na driver. At narito pa po ang sumunod na sinabi. Pagbaba, dahil pika na si brother-in-law ko, senior citizen na rin yun, may gitigil na rin yun eh. Bumaba na siya, napalakas yung pag-ano niya, bang niya ng door. Sabi ko, ay kuya, sorry, hindi naman sinasadya. Kasi sumigaw yung driver, kahit ka ba? Sabi ko, sorry kuya, ako nang hihingi ng dispenser, hindi naman kasi sinasadya na, hindi napansin. Eh, dire-diretso na naglalakad yung brother-in-law ko. Dahil hirap ako, nagbababa ako unti-unti. Muna, sabi, hindi, galit siya eh. Sinundan niya, bumaba yung driver sa sasakyan. Kinabon niya, parang Kali ka ba? Twice na sinabi, kali ka ba? Ha? Hindi, bakit? Sabi ng brother-in-law ko. Sabi ko, si kuya, hindi naman niya napansin. Eh kasi sabi niya, magmamadali siya, may appointment kayo sa doctor eh. Tapos dapat mahalis kayo ng maaga para hindi kinauli sa appointment niyo. Huwag niyabong-yabong mo, bumili sana kayo ng dasakyan niyo. Ay, magsumbong pa kayo kay Grab. Gumanon siya. Parang si spokesperson Sal Panelo ito, kailangan umalis ng maaga. Maangas. Kalain mong sundan pa, bumaba siya sa kotse at sinundan niya yung si brother-in-law, tinapik at sinabing galit, di ba? Yes. Eh napalakas yun, may mga ganong partner diyo, minsan hindi mo sinasadya. Oo. Lalo kung hindi ka man sanay doon sa kotse niya. Minsan yung kotse kasi depende sa pinto. Yes. Pag sanay ka mabigat yung pinto, yung pwersa mo. Eh minsan mag-ang yung pinto. Kahina naman. Pak! Naguwad ka. Hindi mo na nahabol. Yes, na hindi naman sinasadya ho yun, pero galit daw ho itong si driver. Yes. At yan ho, nagmamalaki pa kahit daw magsumbong sa Grab.
Eh, siyempre, yung mga pangyayari ko yan ay hindi ko pinalampas ni Mrs. Gatbonton. Kaya dumulog siya sa atin para humingi ng tulong kung paano nga ba ipararating sa Grab o paano niya bibigyan ng aksyon itong reklamo laban sa driver na si Rajed Bertudazo. Kasi baka mamaya makapagsakay pa ito ng ibang pasahero, hindi lang gano'n ang abutin. Eh, syempre. Mainit ang ulo kayo ito ng driver, ano? Aga-aga init agad ng ulo. Yes. Sige, at dahil po dyan, nakipag-ugnayan tayo sa Grab. At nakausap po natin si Miss Miko para po iparating itong reklamo laban sa kanilang driver. Mm-hmm. Narito po. So ang gusto lang po sana naming mangyari is mabigyan ng lesson tong Grab driver. Kaya nga po, I understand po talaga the concern with the passenger kasi kung ako din po, ganun po ma'am, siyempre, maghahano din po tayo. Also ma'am, nakita ko na rin po dito ma'am na this concern or report is under investigation na po dito po sa driver po natin ma'am. So for this report po ma'am, maano po talaga si driver dito ma'am, ma-sanction po or ma-reprimand po siya sa ganitong kasing behavior. Kasi in Grab, hindi po talaga tayo kami, hindi po kami nagtotolerate talaga ng ganyang klaseng driver. And especially po ma'am, senior po yung nakasakay po ma'am. So yung gagawin po natin ngayon po ma'am is ipapa call out namin yung attention ng driver regarding this one. For this case po kasi ma'am, no, for behavioral na po kasi ito ma'am. So yung gagawin po natin dito ma'am, usually in cases like this, the driver will be suspended po talaga ma'am. Suspended, probably be deactivated on our platform po ng Grab. Yun, hindi siya makakapagpasada. Tama yan. Oo. Tama yan. Pag-usahan siya ng Grab agad-agad. Kaya sabi ko nga, maliban dito sa Grab, eh dapat eh tanggalan din ng ano, ng, pwede natin iparating pa rin si LTO tsaka si LTFRT. Yes, lisensya. Kasi lilipat lang yan sa iba eh. Wag naman masyado na, but suspendido siguro. I think that will teach him his lesson, di ba? Maging magalang naman. Suspendin mo na mga 3 months, hindi siya pwedeng maglabas ng sasakyan. Hindi ba natin nakausap yung driver man lang? Hindi na pinakausap kasi parusahan naman nila ng diretso na daw. Yan. Okay. Ganun pa man, ipararating pa rin ho ng isang bumukay Tulfo sa LTFRB at saka sa LTO po itong ginawang pag-uugali. Ano pangalan ng partner ng driver again? Rajed Bertudazo. Ikaw, boss, you know your job. You have to ferry passengers, no? Siguro naman, kung galit sa'yo, dapat minura ka. Saka partner, kung may edad na, tingin ko may edad na ngayon kausap eh. Tapos PWD pa isa. Di ba? May diferensya ka. Dapat talaga eh. Kung si kuya mo nakaupo rito, partner, yes, hindi kami para ng opinion, sabihin nun, dapat sa'yo, tanggalan ka na ng lisensya. Tapos si kuya alam mo, na, hospital naman nagpati, hindi naman kami. Oo, sabihin ni kuya mo, tarantado ka. Dapat kayo, hindi ka nagmamaneho. Yan. Yan. So, yan. Dahil po dyan, narito po ang reaksyon ni Mrs. Gatbonton. Baka hindi lang kasi ako ang nabiktima. Baka may nabiktima ako pa rin iba. Kaya alam ko naman ayaw ni Sir Turfo yung gano'n. Saka alam ko naman sa inyo, mabilis kasi ang action. Kaya tumawag po talaga ako. Kasi hinana ko talaga rin ano yung number nyo. Marami pong salamat at nabigyan nyo po ng attention doon. Ano, kumbaga sa yung aking email, nabigyan pansin po ninyo. Tapos yung na-appreciate ko po talaga yung pag-text back ninyo last night. Yung pagtawag po ninyo. Alam ko po na kumbaga parang meron talaga kami nasusumbungan. Yan po. Kaya very thank you po. Thank you at binigyan niyo po ako ng time. Na-appreciate ko po talaga yun. Yan, salamat din po sa tiwala ni Mrs. Gatbonton. But then, speaking of Grab, ikaw kaya ang tanungin ko rito. Ano? Kasi kahapon, yung iba kotse ko, di ba? Ay, sa Shala! Hindi, ito naman. Huwag na pag-usapan yung kotse. Hindi naman sa akin yung sinuli ko na. Okay. I have to return that to the yung manufacturer na pahiram sa akin. So, I took a Grab. Okay. Pa-uwi. Okay. Eh, paano nasira aircon ng Grab? Paano kaya yun? Nasira eh. Di pay-pay ka. Eh, gulat ako eh. Pawis-pawisin ka. Amerikana ka pa man. Naka-Amerikana ako. Sabi ko, ba't parang mainit? Oo. Siguro nakatingin ko yung driver, nakatitig na siya sa akin eh. Gumanan ako, tinignan ko kung hinina niya aircon. Sabi niya, boss, nawala yung lamig. Sabi niya, kapapagawa ko pa lang nung aircon, parang nasira na naman. Sa bagay, with all due respect to him, pagsakay ko na malamig. Kaya lang, ina-traffic kami siguro. Ewan ko, baka bumitiw yung ewan ko, nangyari doon. Partner, pag-uwi ko, basang-basa ako ng paus. Mahal-mahal ang binayaran ko.
Nako. 350 yung from BGC to Mandaluyong. Mm. Kasi lumalabas parang rush hour. Yes. Ayan. Dapat siguro pag ganun partner, dapat kalahati lang yung bawasan babayan mo. Kasi naka nag-grab kasi komportable. Komportable. Diba? Ito opinion ko lang naman partner. Kaya lang yun na yung nakabook. Alam na ni grab yung ano yung mamasahin. Exactly, exactly. Ayan. Sige, anyway, dito tayo sa pangalawang sumbong ni Noemi Adarayan. Ayan, partner. Ito yung nursing graduate partner at ngayon ay kasalukuyan ng review. Ba't siya pinapahirapan ng PRC? Oo, nag-review siya para sa kanyang board exam. Oh. Eh, siyempre, kailangan niya mag-submit ng mga requirements sa PRC partner bago yes. dumating yung takdang araw ng kanilang examinasyon. Okay. Eh, sa Cebu siya mag-exam, doon kasi siya nag-review. Ngayon, kung anong problema, narito, papakinggan natin ang sumbong ni Noemi. Pabalik-balik na po ako ng ano dyan, diman lang po nila ako askasuhin na ano. Hindi po nila sabihin sa akin na nagsindan mo po yung school ko ng ano, yung list of graduates na hinihingi nila. Tapos pagpunta po ako ng ano, ng PR si Robinson, sinasabihan po nila ko wala, wala. Hindi po nila ako inaasikas. Yung list of graduates daw, wala daw nagsindan school ko, ganun. Bilang bilang po ako bumalik doon, tapos pumunta pa ako nina sa main, sa may ano, Mabulos, may main office. Tapos pumunta pa ako sa director office na nakita naman po nila doon. Sabi nila, sabi po ng director doon, ganun talaga, mga tama daw yung Robinson PRC, ganun. Hindi daw nila mahanap, bakit dito na nakita ko. Nakita po ni sir doon sa ano, sa director kanina, yung galing sa e-school ko. Kaso ang mali po yung nasend ng ano, ng registrar, yung year 2017. Yan, pinabalik-balik siya dahil doon sa list of graduates. Mm. Wala yung pangalan daw yun, so kailangan ayusin yun. Eh, balik-balik, sabi niya, hindi siya asikaso, nag-submit naman na daw yung school niya. Yes. Mm-hmm. Oh, walang problema yung eskwelahan. Walang problema, nag-submit naman. Parang tatamad-tamad daw, yata daw yung mga empleyado ng PRC. Ng PRC. Oh, sige, narito pa po. Yung hard copy with a CD po, pinansin namin sa main noong September 17 po. September 17 pa to na send, no? Opo, yung sa main po nila yan, mama. Mm-mm. Opo, nakapagpareceive kami doon. Okay. Tapos yung email niyan, na-email namin siya before mag-17 yun, yung mga 13 or ano. Kasi ako from sa akin, sinesend ko pa po doon sa pinaka TLMAR email ad eh. Sila po nagpo-forward sa PRC. Bali ito, yung hard copy na po, tsaka CD po ito, yung September 7 kami. So meaning ko siya wala nang problem sa inyo. Nasend yun na kung ano yung dapat isend. Tama? Oo, opo. Ang ano lang po kasi yun, ma'am, pagkaganyan sa mga regional offices nila, nanghihingi pa po sa amin ulit ng email bago send na naman. Eh, samantala nagpo-forward naman po kami sa main. Ng mga requirements, sabi na ulit na naman. Oh, ano ba 'yun? Oh, di ba 'yan ang sinasabi ng ayaw ni Pangulong Digong 'yan? Ayaw. Yung pinabalik-balik mo 'yung tao. Siyempre. Ulit-ulit ng requirements. Gusto ng pangulo madali makipag-transaction sa gobyerno, partner. Tapusin agad kung kailangan tapusin. Oh, so ano nangyari? Sa registrar's office mo 'yun ha, nung eskwelahang pinag-graduatean pamantasang lungsod ng Marikina. Okay. At ngayon tinawagan din natin ang PRC NCR para nga konsultahin tungkol nga ho dito sa pangyayaring ito. Since sa Cebu po siya mag-e-exam, talagang hihingan po siya nung list of graduates. Pero once po na ma-provide yun, dapat maasikaan ho, itanggapin na ni Cebu yung application niya. Ganito, ma'am. Ito, nasend na po yung ano, list of graduates, pero hindi pa rin Hindi pa rin po inaksyon na ni Cebu. Yes, hindi pa rin. Ganito, ma'am. Inform po namin, ma'am, yung central office. Kasi ito, ma'am, is sa NCR po kami. PRC National Capital Region. Mm-mm. So, regional office po kami. So, inform po namin si Central para sila ho yung mag-inform kay Cebu na regarding dito sa complaint po ng inyong client. So nagkausap-usap na partner, kinausap ni NCR si Main PRC, tinawagan Cebu. Na ang Cebu. Na ayusin na, tanggapin na dahil na-submit naman, nagwag ulit. Yes. Ayat, ang resulta nito partner, nag-text na sa atin si Noemi ng isang araw. Okay. Approve na. Ayun. Tinanggap na yung mga requirements niya. Makakapag-exam na siya. Sa wakas. Ayan. Meron bang ano? Hindi natin siya nakausap na dahil kasalukuyan nag-review pa siya partner. Well, pero nag-text least. Siya. Ayan. Nag-text siya, pinapaalam niya sa atin na areglado na ang kanyang problema. Another problem solved, partner. Yes, solved na. Ayan. Itong problema ito. Ang bobo naman yung concept niya sa PRC. Ayan. Alam mo, sabi, kaya nga kami tumatawag sa iyo, obvious ba? You don't need to lecture us, di ba? Kaya kami ito, kasi nga may problema. May problema. Ay, nako, partner. Okay. Alright, sige, solved na po yan. Kaya reklamo sa PRC Cebu. Good luck sa exam. Okay, nako.
Overtime tayo, partner. Overtime nga. May utam tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong kinapagsubaybay. Bukas po ulit isumbo mo kay Tulfo. Ako po si Aline Ferrer. Ako naman po si Patrick Tulfo. Nagsasabing dagang salamat. So, tutok Tulfo Rilo na po. Susunod na. Bye-bye. No, always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us.